Cavalier Ooh. For NXP Evos. Huwag kang lalapit. Grabe. The Dragon's Breath. Lilia. Lilia at Cavalier TV. Sa H2 for that kind of scenario kung nag-iwiwalay sila. Grabe, gumagawa ng border ngayon ang next play Evos sa kanilang lineup against RSG. Will they continue to dominate sa pinaghahandaang laban at pagtutuos ng RSG and Next Play Evos? Simulan na natin ng game number 2. Ito lang masasabi ko sa lineup ng NXP Evos. Oh. Para silang ano eh, taga Fire Nation. Meron ka ng Xborg, meron ka pang Balir. Ah. Diba? Avatar to. The NXP Nation attacks. The NXP Nation attacks. Napakainit ng kanilang lineup. Pero yeah, for this game, excited tayo makita kung ano yung ano dito magiging kontrahan ni Heat and Evil Yawi. Kanina, early part of our game, yun yung naging story. Grabe aggressive dito ng NXP Evo, specifically Yawi. Pero this time around, kayang-kayang balik na rin ni Heat because this is Johead we are talking about. Yeah. Minsan lang natin to nakikita si Johead, no? Pero gagamitin na nila nito against NXP na binigay din nila si Ling. Yeah. Pero TDZ, no? Si Yelly Hayes na gamit si Valir. Recently buffed up to. Yeah. Isa sa mga binuff dito kay Valir is yung kanyang first kill, yung burst fireball. Mm-hmm. Kapag nakapatay o kapag tumama yung hero, sa yung burst fireball sa hero, tsaka lang siya mag-refresh. Pero kapag nakakuha siya ng minion kill, meron pa siyang plus 1 ulit. So talagang magiging meta itong Valir dito. And with that, nakauna ang RSG at parang tulad ng nangyari kanina nung first game, si Kagura ang nakakuha ng kill nito. 1 point para sa RSG. And in addition, dun sa, no, sa sinabi ni TDZ, huwag po kayo magugulat kapag biglang nag-first kill dito si Yelly Hayes sa mga minion kasi ibig sabihin mare-reset. So para bitaw lang ng bitaw dito. Yun pala, ang ano din sa lineup ng NXP Evos, pwedeng tuloy-tuloy ang bitawan and the majority is more on the linear. Parallel yung bitaw nila dito, yung kanilang Valir, even the Lilia. Pero RSG, gaya sinabi natin, slowly but surely, they have the Esmeralda on the lineup. Napakakunat niyan later on. At tignan mo naman si Nats. Dalawa yung zero-zone out niya. Doon sa may baba. Ganun kakunat ang isang Yurena sa early game. At grabe rin kasi. Ang tapang eh, no? Parang talagang gamit na gamit niya yung top, yung ano niya, yung kunat niya eh. And also, look at the zoning capability. Look at the position of RSG. All entry points ng NXPE para abutin yung Lord is talagang nandun, tinao-tao ng RSG. Pero tingnan mo ha, si H2, meron siyang Finch Poise. Oh, hindi muna. Kanina, no, they actually, kumbaga na-proc na lang si Yawi para gamitin ng Flicker. So, kumbaga nagkulang lang sila to counter in RSG to take that turtle. Pero kanina pinag-uusapan natin na ang RSG, no, sa both na sinabi nyo, TDZ and Chantel, kumbaga hold the line, kumbaga huwag kang BBT o bigla. Parang familiar yun. Sabi mo kasi, tamang tuloy-tuloy yung apoy, wag BBTU. Kasi pag bumitiw ka, mawawala sa'yo. Kumbaga hodor yan, hold the door. Ayun, maganda yun. Hold the door. Pero yeah, 1-0 guys, yung score natin, kita natin for the side of NXP Evos, napakabilis nila ang mga clean na minion wave, same goes with Team RSG. Pero hindi pa natin nakikita yung mga pangkulat or biglaan, uy, si Bumblebee umikot. Hindi pa natin nakikita yung mga biglaan na itcha. Speaking of, Heath dito, Vision ang kanyang ibinibigay. Grabe, panggulo ang primary objective ngayon ni RSG dahil alam nilang merong Ling na magiging, kumbaga magiging greedy sa pagkuha doon ng mga ano, no, available light points na pwede na makuha sa purple. Pero ngayon sa H2, bababa kay Nats. Oo, kanina. Inagaw nila. Pati, oo eh. Kumbaga, ang trabaho dito ni Heath, bukod sa pag-provide ng information or ng ano ng call is yung ano niya yung pag-disjoint. Yeah, TDZ. It's okay na mamatay ka just to delay. Kung delay naman kumbaga ang pinaka-exchange mo for that play against the other players of NXP Evos. Yawi injector pabalik. Aqua. Kinuha doon ng isa, grabe. Pinaliyop from downtown eh. Ganun lang kabilis. Pati isipin mo hindi siya mag-aalinlangan kasi naka-pull yourself together siya eh. Hindi pa niya nagagamit yung ano ah, yung kanyang flicker. Mm-hmm. And also, nakita natin na si H2 gumamit ng kanyang ultimate, yung kanyang Tempest of Blaze defensively. So, ramdam ko, alam ng NXPE kung gaano kalakas yung early game threat
ng RSG na mapapa-ultimate dito si H2. Yata maka dyan, tsaka ano yung salubong dito yung ginagawa actually ng RSG guys. Kung mapansin nyo, si Esmeralda kanina, early part of the game is nasa top. Tapos sumama siya doon sa supposedly para lang manegate dito or makuha ang buff ni H2. Gaya na sinabi natin, this is the link. Napaka-crucial pag walang buff and Aqua with that payong. Grabe naman. Kung kanina, no, medyo masama lang yung panahon. No? Kailangan magpayong, pero sa ganong case, medyo naalanganin bumalik dun si Bumblebee. Oo, ngayon pati saktong-sakto nga rin yung skin niya sa pangalan niya. Eh. Ano? Diba? Yung Water Dragon skin niya, eh. So, Water Aqua. Oh, kaya siya malakas. Ano? Oh. Isip mo, 300 yung, ano, 300 yung KDA niya, nasa skin ng lakas. Plus, plus 100 yan. Plus 100 all plus 100. Gusto ko yan, gusto ko yan. Pero eto, for RSG and NXP EVOs, ganyan sinabi natin, RSG ang lamang in terms of the gold. Kita natin yan. Pero kung mapansin natin, NXP EVOs, medyo struggling sila kung paano sila. Kailangan nila dito actually makakuha ng buffer for H2. Pero for RSG, huwag nila dapat kalimutan na kailangan nilang i-secure ang kanilang mga side lane. Kasi yes, kapag meron kang link na kalaban, most probably, para makahabol sa gold, and to go for the split push. Yawi ni Jack ulit. Apat ang nakabantay, pero makabalik pa ba na magiging ligtas pa ba ito for NXPE? Hindi mo na nag-engage dito. Naka-ready sa anumang bakbakan kanina. No? Ito yung response. No? NXPE is totally reacting kung saan pwede bumagsak si H2 dahil si Heath, all eyes on the target, eh. Yeah. Oh. Talagang all eyes talaga. Oh! Ayan na. Nako. Sabi kasi, speaking of which, sabi kasi all eyes on the target si Hit. Ang sagot dito na NXP EVOs, all eyes on you. All eyes on you. kailangan namin unahan bago maunahan mo kami. So, ano lang yan? Sipatan, no? Komsatan lang yan. Komsatan pa lang. Ayan, tama. Oh, yung mga PC, ano dyan, mga mahihilig sa mga shop. Yan. Yan. Nakakamiss yun. Oo. Pero, syempre, eto na tayo. Double O pa yan. Oh. Pero, eto na yata ang inatay natin. Oh! Ito pa, Yeli! Ace mo ba? Hindi natin makapaginta. Yawi receives damage shoots from sa ultimate. Pero, mas makunat pa rin. Demon kahit binagsaan ng Tempest of Blades. Umakyat sa Cloudwalker. Pero ngayon, si Exhort nakabantay. Uy, the damage and burst. Babasi rin ni Jay. RSG aggressive doon. Securing all corners na ginawang border ng NXPE. All corners at tatlo nga ang tumumba sa side ng NXPE. 2-4-0 or 3-4-0 exchange. A really good momentum swing para sa RSG. Lalong lumalayo ang kanilang network with 22k network lead at 18.5 naman sa NXPE. Dalawang objective ang napunta sa RSG. Pero open na rin ang turtle take. Tignan natin kung paano mag-engage ang dalawang teams dito habang binasag niya natin yung bottom lane. Ang bilis ng objective dito ng RSG. Kung mapansin niya rin sa leveling pala na ating mga site for Exhort, that is level 10. Tapos wow, si Lilia or Rene J is actually now at level 8 or still at level 8. So makikita natin na medyo kulang in terms of the farming. And yeah, for RSG dito talaga naurasan na nila kung kailan ba lalabas ang buff ng isang Ling. And sakto naman kung nasan dito yung buff ng Ling is nandun din naman yung turtle objective natin. Pero RSG, mukhang delikado si Exhort. Ito talaga yung primary target ng NXP. Kunat? Uy, grabe ang kunat. Nilabas ang Tempest of Blades para matakedown si Exhort. Grabe naman. Walang malakas. Grabe, walang malakas. Pamarami. Sabi dito ng NXP. Pati maganda rin kasi yung ginawa dito ni Exhort. Sinubukan niyang mag-push dun sa top lane kasi apat na members or make that five members of NXP is nandun sa may bottom lane. Pero, ang sagot ng RSG, okay, pinuntahan nyo si Exhort kasi alam nyo kailangan na kaya nyo siyang punish pero amin ang turtle in exchange for that. Oo, kumbaga hindi kami papayag na wala din kaming makukuha. Oo. Pero top lane, medyo delikado dito yung side ng Team NXP EVOs pag nakapwesto na ang tropang RSG Nazi si Lerf. Eto na, uy! Niyakap mismo dito ni ang mga kasama natin dito. Si Yawi, yakap na yakap dun sa RSG. Nakuha ng isa pa. Yeli Hayes will be boom, going down. Uy, nako! Sinimulan ni Aqua ang pagdaloy ng tubig. Bilis eh. Bilis. Nagdaloy na daloy eh. Flow na flow. Saktong-sakto. Si Rene J trying to run away. At mukhang mapupushback yata dito ni Rene J at makakatakas siya. Hindi available ang kanyang black shoes. Oo, nagamit na niya kanina. Nako. No. Nagalit. Nagalit. Grabe. Oo. 9 minutes. TDZ. Kanina pinag-uusapan natin kung paano kumbaga possibility of snowballing. Kumbaga possible snowball ni H2 Asling. Paano to ngayon? Well, man, na-control din kasi. Nakikita natin na yung RSG, laging kinokontest. Though nakukuha ni H2 yung purple buff,
pero sobrang sakit kasi yung ano yung buff na-delay na po prolong yung laban at na habang nakukuha ng RSG yung mga purple buff nila. Napansin mo kahit si Hit, ako na yung core ngayon, nasa akin yung yung purple buff. Oh, at saka ano, for RSG dito, ang kadagatan din kasi is kahit hindi na makuha, masecure man yung H2 dito yung buff niya. Ang ano kasi is na po-force dito yung NXP Evos na gamitin yung mga ultimates nila. So yes, makuha man dito ng H2 yung kanyang buff, pero force team fight for RSG, yun yung nagiging sagot nila. So makuha man yan, possible then instant kill or sige, kuhanin mo ngayon, tapos mamaya patay ka na. Yun yung nagiging sagot dito ng team RSG. And yes, look at that. 2-1 sila actually for Exord, pero kanina pa siya nagpa-farm. And top lane natin, masisira ng RSG. Heath sa likod, mukhang apat ang mag-respond para makuha siya. Tumalon si Yawi. Boy, niyakap pabalik mismo sa pader at sinimula ng pagbuhos ng apoy tsaka ulan dito for NXPE. Will be chasing down Exord. Okay na yung isa muna. Okay na yun. Okay na yun. Tanggalin mo nila si Heath para may konting time para kay H2. Pero yun din yung gusto ng RSG kasi naka-PYM to si na-pull yourself together to si Heath eh. Kumbaga isang mabilis lang para sa kanya. Eh, look at that. Tingnan nyo naman. Halos sa tatlo na ultimate sa nagamit just to first on hit on that team fight. And yes, for NXP dito, meron pa silang chance actually na makabawi. Yes. Meron sila X-Borg, isang eskinitang clash lang ano sa kanila. Pero looking at the items dito, napakalaki ng gold ni paring Exord natin. 8.3k. Wow. Oh, Exord napapalalim dito kasama si Nats. Uy, si H2 na sa likod. Habang kinukuha. Oh, safe passage dito for RSG. Yawi down. Oy, oh, isa pa dito. Ang kunot nila eh. Pati mapapansin mo ha, dapat lamang ang NXP sa mga choke points dahil nandun si Yelly Haze and Rene J sa kanilang mga Magic Burst and also James with the Last Insanity. Kaso ang nangyayari, hindi nila, lagi silang sinusugod ni Nats eh. Hindi nila afford na bumabad dun sa may Ionic Edge ni Nats kasi andun din si Heath. So habang nag-deal ka ng damage at hindi mo napapatay yung mga backlines ng RSG, yes, you have the AOE, but you can't secure the kill kasi laging makukunat yung front line. So ang kailangan gawin dito ng NXPE, they need to go for that, isang mabilis nga sabi ni Chantel kanina, go for the burst damage, go for an early pick-off. Yes, tama ka dyan, TDC. Also for RSG, grabe si Exord. Isang talon lang yun, guys. Nakita nyo kalaati agad yung buhay dito. Mainly because kanina pa nga siya nagpa-farm. Naiwan siya actually sa may top lane natin. And speaking of top lane, doon dadaan nating Lord. Nako, 65%. Take note, Nats, meron na siyang dominance eyes. So, mas pinakunas. Also, pang-counter na rin siya dito sa mga possible na mangontra against him. Knowing na isa siya sa mga frontliner dito ng RSG. Oh, James, sumasok. Last Insanity para sa team RSG para ma-deny lang muna ang pagbasag doon ng Tore. Kanina, no, Makunats talaga. Nako po. Pero tinan mo naman ang play dito. Lahat ng grabe lane is controlled ng RSG. Uy. So pwede sila ma-play aggressive. H2. Boom! Uy, bumagsak. Exord, nakalock on. Uy, na, grabe ka ako. Uy, saan ko punta? Bumalik na lang siya. Crossover. Oh, crossover. Crossover to the left. Crossover to the right. Ganun yung nangyari doon. Sakto, meron din nga Kufra. Na-break yung ankle, no? Na-ankle break. Nako po. Parang ankle drew moves lang. Oh, parang ankle drew moves eh. Parang kasi, ginalawan eh. Oh, kasi nag-ankle break eh. In-ankle break. Kasi ankle. Oh. Idol ko yun eh. Pero ito si, itong NXP, meron pa rin silang chance dito na manalo. What they need to do, that's a flank. May info ka agad. Oy, trap sa gitna ang makunat, pero ang NXPE willing to take the risk. Uy, si Yawi, pumasok doon sa likod ni Heat, na-ejector siya doon. He will be low. Safe pa rin ang pagbalik sa base. Grabe pa, Demon Kite. Uy, akala ko, grabe. Gusto pa. Hinahan ka si Yawi. Pero ito ha, kita natin yung engagement dito ng RSG. Talagang isang magandang pick-off lang. Parang in-out pa rin talaga yung laro nila eh. No? Yun yung nagiging pattern para sa RSG. Magbe-bait sila ng isa. At sinusubukan nilang i-bait si Yawi using his Tyrant's Revenge plus the Tyrant's Rage. Mm-hmm. Nung nagamit yung kanyang SS, sabi ng RSG, let's go! Isang mabilis. This is it. Kumbaga. This is it. Isang mabilisan. Isang mabilis. Kasi kung lapit sa NXP kasi ng base nila kaya nakarit. Kaya mabilis lang yun para sa kanya. At saka sinabi natin kanina, huwag kang BBTU bigla. Dito, huwag kang kukurap bigla. Huwag kang kukurap. Kasi kanina, nagulat tayo, for Yawi bigla siya pumasok. So, for RSG, huwag silang kumurap kasi meron possible na pumasok. Please! Binalik si Yawi dun sa likod. Walang makapag-set na delay. Uy, maganda sana initiation. But James!
Grabe naman yun. Uy, napagamit doon ng Last Insanity. Napilitan. Napilitan. Actually, ang Last Insanity, go-to siya ng NXP EVOS dito to either initiate or force out dito yung RSG na lumayo. Kasi, ano yun eh? Kumbaga, the Fire Nation will attack. Diba? Kung mo yung Last Insanity mo, masakit ang pwede mong ibigay against the players of RSG. Pero, for NXP EVOS dito, medyo delikado ang kanilang sitwasyon. RSG lang though, they need to finish this game bago tayo tumagal for this. Exactly. Kasi kapag tumagal tayo, nakikita natin dito yung draft ng NXPE. At kapag nagkaroon na ng item seeds si James, si Yelly Hayes, si Rene J, especially Yelly Hayes, kapag yung burst fireball niya, men, ang kate niyan. Ako, sa akin kasi, ano eh, mage talaga yung role ko pag naglaro ako ng ranked games. Oh. And isa si Balir na sa nakikita ko ng mga mage heroes na talagang merong possible na magbigay ng malaking impact and also controlling the team fight. Yung searing torrent niya, ma-pushback niya lang yung kalaban plus the stun using the ashing na passive niya. Ang katinyan, men, isang stun lang, pwedeng agad mag-enable yung NXP na it's go time. Na ito yung time natin. And also, using the utility dito ni Rene J, yung kanyang mga glooms, isang malaking bagay yun. James, sinalubong ng dalawa doon habang zone out dito ng RSG. Ang possible take dito ng Lord. Going back to what you said, DDZ, no, mahirap, magiging mahirap to, no, sa side ng RSG. Searing torrent sa ganitong close. Uy! Niyakap dito! Mismo ni Yawi! Grabe! Naka-evos pa, grabe. No trade! Grabe, si grabe naman to. Parang hampi-dampi yun ah. Yung biglang pumunta sa kabilang side ng palin. Hello, sabay. Oo. Oh. Pati men, pansin mo ah, hindi si H2 ang nakakuha ng purple buff. Si Demon kahit ang nakasteal nun ng isang quad shadow. Heath, pinipigil lang ang pagpasok ni NXPE. Nako, Yelly Hayes, nakuha na si Johead pero magre-reset dito ang Lord Nats. Makunat pa rin James. Oh, Yawi with the jump. Apat ang sasalubong dito. RSG binabantayan. Ako na sa likod. Bantayan ng tubig. Grabe, nire-reset lang dito ni NXPE. Literal to, bantay sa lakay. Para sa ating dalawang teams and for RSG, gaya na sinabi natin, kayang-kaya nila mag-dive later on. Kita naman natin, panayakita na si James, automatic first damage agad. Yung yakap! Hiniwalay mismo dito ang RSG! At nangyari sa NXPE, grabe! On the loan ngayon yung members, Demon Kite, si Yelly Hayes, tsaka si H2O papagamit James. On the loan, hindi mapapabalik. Walang Firaga armor to use that ultimate. Pero ngayon na RSG, she will be taking down the chase. Yelly Hayes! Nako, grabe naman ito. H2O. 2 versus 1. Grabe dito yung nangyari. Exhort. Napakakunat naman itong defense na binigay ni RSG. Yep, ang ganda ng flicker into ultimate dito ni Yawi. Setting up the play. Alam niya na hindi available ang Rush Umbrella Flea ni Aqua. Nakakahanap siya ng timing. Pero, ready ang RSG. H2! Ginamit mismo doon ang kanyang Tempest of Beast. Grabe, kahit ako, kinakabahan ako dito. Min, kahit ako, kinabahan din ako eh. Kasi pagkita mo ha, ginamit niya defensively. Nagulat ako, Min eh. Nagulat ako sa'yo eh. Ano kasi? Low na siya ito. Alam ko, marireset pa. Kasi importante rin kasi talaga yung ano na yon, yung Tempest of Blades na yon. Kasi kapag hindi siya Tempest of Blades, possible kill eh. Pati yung makikita mo talaga na si H2, ganun siya ka-discipline na, okay lang sabihin nyo na gamitin ko yung ultimate ko defensively, pero as long as buhay ako, it's all worth it. Kasi crucial eh. Kumbaga, kailangan niya dito ma-reset. Totally. Kailangan nila dito madepensahan ang kanyang buff. Kanina pa natin nakikita majority of the initiation ng RSG is on this side. Kumbaga, in-out, yes, ng playstyle nila, laging doon sa part na yan. Kasi, aware din dito ang RSG na bawal bigyan si H2 ng buff. Pero, kinagandahan for Team RSG, that is the Lord sa ating laro. Kanina 65%, tumaas ng 5%, 70% para sa RSG. Grabe. Ito na ang pagbasag, taking down the turret. James holding the line. Ito na ang ating inintay. Grabe, hindi pa lalabas doon. Hindi pinapayagang lumabas si H2. Corner. Uy, grabe. Grabe pagsalubong. Taka, uy, papasok ako ng Yawi. Demon Kite in and out. Grabe naman ito natin. Pero hindi dyan, wala si H2, hindi siya makaalis dito. Uy, binalik doon. Sinimula ng pag-initiate with the ejector pabalik. RSG going in the targets of NXPE. Nako, dito si Heath. Mukhang bababa dito ang chances of returning one more. Bumalik ng RSG pero si James in hold off. Hindi mo kanin, hindi mo na kayo pwede mag-respond. May nahuli na kaming isa.
Yes, and for that, nakakuha ng dalawa ang side ng Team NXP EVOS na depensahan nila. Pero take note, wala dito ang dalawang inhibitor turret ng Team NXP EVOS. So later on, isang mabilis lang yan para sa side ng RSG. Kailangan ng RSG dito, slowly but surely, kuhanin nila yung mga objective na gusto nilang kuhanin. For that last team fight kasi parang napilitan or naiwan na zone out si Parhit. Nilayo talaga eh. Nilayo talaga. Sabi, dito po ang kwarto. Dito po ang daan. Dito po ang inyong kwarto. This is the way. Pero look at the way how RSG utilizes Nuts para hindi makatakas si H2. Unang nagkabigayan yung ano eh, unang nagkabigayan yung dalawang core hero, unang tumumba si Demon Kite and then follow it up with H2O. So anong nangyari, walang core hero yung dalawang team, nagkaambahan sila ulit, hindi enough yung damage. But still, mission success sa side ng RSG kasi nakabasag sila sa middle lane turret. Yan, and makikita naman natin ngayon for NXP EVOS, kailangan na talaga nilang kuhanin yung mga possible na kuhanin. Kailangan armado sila. So susunod natin ang objective, we have 85 seconds bago makuha or bago sumulpot yung panibago nating Lord. 20 minutes, guys! Kitang-kita natin, 12-7 lang yung pinaka-killing output natin for this game. Makikita din natin yung depensa, I mean yung disiplina. Yes. Ng ating dalawang teams. Kumbaga, iniiwasan talaga nila na magkaroon ng team fight kasi every kill or every death for this game is gonna be crucial. Eh, isa, if ever, no, kahit isa lang ditong mawala, either from RSG or NXPE, mahirap bumalik from that TikTok timer. Yep, that's true. At nakikita talaga natin na kapag nandito na tayo sa 20 minutes, dito na nag-itemize yung mga heroes na Immortality, mga Winter Truncheon, pati nagkakaiba na rin sa playstyle. Bukod sa... Oy, binabak sila Miss Renny J. Grabe, burst! Sinimula na pagpasok dito ang tatlo against NXPE. Uy, si Renny J, hindi mo nakabalik. Pero ngayon si Yele Hayes on target flame shot. Nagagaling sa good. Nice! Target there. Grabe, tamang release lang ng flame shot doon kay Renny J. Parang ano yun eh. Alam mo yun, sa mga magsushoot ka ng coin mo pang wish. Parang ganyan. Narinig mo yung... Parang yun, Hindi yun? Ko magaya yung tunog na ano, yung tubig na... Ayun, yung... Sabay tayo. Pero yun, saktong sa ating sinasabi natin kanina, even ang game number one, kinomend natin yung pagkakaroon ng flame shot sa isang hero. Kasi ano yun eh, pagdating sa late game, pag may item yung mage mo, ang sakit nun kapag ka tumama. At ito yung sinasabi kanina ni OSX TikTok timer. We have 27 seconds bago mabuhay isa sa mga pinakamakuna. Grabe yung apat. Uy, ang ginagawa mo dito, Heath. Uy, teka, kino-corner mismo dito ni James. They're trying to force out Heath to initiate habang pinipeel off o pinapaalis dito ang kampo ni RSG to take this Lord. While Exhort, grabe, all points H2. Exhort, ano ginagawa mo dito? Grabe. Suppress din ng mga galaw. Tatlo, apat. Grabe, hindi na. 69 seconds, men, nawala si Exhorta. Siya ang isa sa mga heroes na nagiging setup ng RSG. So, kulang yung kanilang stun at pwedeng umatake dito yung NXPE. Pero sabi ng NXPE, parang okay lang, kalmahan muna natin. Wala pang purple dito si H2. This is it. Yung sinasabi natin kanina, actually, for the side of NXPE was, makikita natin ngayon for H2, that is the buff. Again, for RSG dito, lamang sila pag sila yung nauna in terms of the initiation. Kasi sila yung meron mga sustain na meron ding damage dito for the team. Pero kita natin ngayon, NXP EVOS, tatry nila na simulan ang ating Lord. Take note na si Nats, isa sa mga makukunats na hero, ay nasa may bottom lane. Apat ang sumalubong. Heto na ang barkada NXPE. Grabe, Heath will be on the low from the back habang si Nats. Teka, hayaan nyo muna lang dito. Katakin nyo ako sa harap. Pero si Heath ang unang target. Ellie Hayes with the mega kill. Grabe yun. Grabe yung mga malajutsong dragon spread dito ni ano ni Yele Hayes. Talaga napitigilan niya. Magusto pumasok for the side of Team RSG. At dahil dyan, NXP EVOS will start to take that Lord. Pero si Nats, nandun nagkakat na minion wave. Walang magko-contest. Walang magko-contest. Wala. At easy access yan kapag kapag nag-respond kami kaagad. And nakikita na kasi natin na si Yele Hayes lang yung nagiging defend dito ng ano eh, yung defend sa side ng NXPE. And nakita natin yung ang lutong na ng mga critical dito ni H2. Talagang kahit two strikes si Nuts lang. Eh, no? Kahit si Nuts, ano kagad eh, one port kagad yung nabawa sa kanya.
Okay, that is because meron na siyang Demon Hunter Sword, meron pa siyang War Axe, lahat na ng mga ano, ang dami niya ng ano, ang dami niya ng mga item dito. Item, may sibat, may palakol, may isa pang may palakol, gunting ka pa. May gunting, si Halberd, di ba? Oh yeah, ito ah, si H2, tinanggal na niya yung kanyang boost, pinitan niya agad ng kanyang immortality, fresh from the oven. At pwedeng umaksyon kaagad yung NXP dito. Grabe. Yes, tama yung window dyan. Talaga kanina, kung saan bumagsak kanina si Exhort. That was their opening para makuha ng switcheroo sa mga items kanina, which could benefit now na they're trying to siege in with the Lord. Yes, tama ka dyan. OSX and GDC, pero take note, this is the level 3 Lord. Tapos, sira na yata yung Torrey. Dito sa may top lane natin ginagpansan ng Team RSG. H2 naka-ready na rin kung saan papasok. He's naghahanap ng magandang target. James matatrap dito. Oop, dalawa flame shot nilabas na rin ni Renny J. Naka-target na sa turret mismo ang Lord. Pero ngayon ang RSG! NXP is knocking on the base. Grabe, wala nang pipigil. NXP completing with the victory. 2-0. Oh my G! Grabe! Ang ano natin dito. Grabe, meron laging player moments. Oy! Yan. Panda yan ah! Nako! Si Coach pa. Grabe! Pero nice game.